Paolo Hubalde. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Paolo Hubalde? Elite point guard of MPBL at siya lang naman ang franchise player ng Team Valenzuela. Maaring sikat siya ngayon, pero mga kabola, alam nyo ba na si Paolo Hubalde ang isa sa may pinaka-underdog successful career as a player? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabola. Pero bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel at paki-like and follow na rin ang ating Facebook page. Ngayon mga kabola, alam kong maraming humahanga kay Paolo Hubalde dahil sa kanyang galing sa pag-dribble at lalong-lalo na yung galing niya sa pagpasa ng bola. Pero alam nyo ba, itong hinahangaan natin na player ay isa sa may pinaka-underdog na successful career. Dahil every time na meron siyang pupuntahan na team, ay laging may mga malalaking pangalan siyang nakakasama. Pero ganun pa man, nagawa pa din niyang makapaglaro sa PBA ng lagpas 10 taon. Kaya naman nasabi kong, underdog but successful career. So simulan natin sa high school mga kabola. Si Paolo Hubalde ay naglaro sa Mapua Cardinals Junior. Kasama nila Jeffrey Martin, Jeff Malig, at syempre yung kuya niya na si Nico Hubalde. At alam naman natin mga kabola, ang pangalang Hubalde ay very legendary sa PBA. At anak lang naman sila ni legendary Freddy Hubalde. Pero ganun pa man ay hindi si Paolo Hubalde ang iniisip nilang susunod sa yapak ng kanilang tatay. But it was his older brother na si Nico Hubalde. At nasabayan pa yun ng championship game nila sa San Beda, which is si Nico Hubalde ang nagpanalo ng laro. Ganun pa man mga kabola, kahit may mas mga ibang sikat na player sa kanya noon time na yun, ay hindi nangangahulugan na mas magaling sila kay Paolo Hubalde. Sa katunayan nga, ay nakapag-secure siya ng scholarship sa University of the East, one of the most prestigious sports program in UAAP. It only shows na talagang magaling ang ating idol na si Paolo Hubalde. At pagdating naman niya sa UE, napaka-star-studded ng team. Pero ilan na lang yung babanggitin ko mga kabola. Si James Shapp, Paul Artadi, Ronald Tubid, Nino Canareta, at Olan Omiping. Muntik ko palang makalimutan yung Arnold Booker pa pala mga kabola. So same situation, maraming mga big names na talagang mas mapapansin kesa sa kanya. Kahit naman maganda ang ipinapakita ng ating iniidolo. At sa pagalis naman ng mga player na ating nabanggit, ay naging veterano at pure point guard naman ang ating idolo. Kasabay ng pagdating ni Marcy Arellano na which is MVP from juniors at ni Bonbon Custodio na kinuha pa talaga ng UE from PUP. But again mga kabola, hindi porkit mas may mga pangalan noong mga panahon na yon, yung mga player na aking nabanggit, ay ibig sabihin ay better player na sila kay Paolo Hubalde. Dahil sa katunayan nga, after that season, ay 8th overall pick lang naman si Paolo Hubalde ng SMB. It only shows na kahit may mga pangalan na mas matunog sa kanya nung college, ay yung laro niya ay speaks for himself kaya siya napunta ng PBA. Sa kanyang rookie season, ay parang reliever siya ng great Olsen Rasela. Yun nga lang, biglang dumating si Brandon Cablay. Next year ay napunta naman siya ng Ginebra. Pero sa Ginebra ay meron JJ Helterbrand at nagbabalik na Jania Barrientos. Kaya naman, hindi siya nagtagal at napunta siya sa Barako Bull. Alam nyo ba mga kabola, ang Barako Bull ay somehow connected sa SMB noong mga panahon na yun. Na yung mga ayaw nilang pakawalan na player pero walang ganong playing time ay dinadala nila sa team na yun para masubukan kung talaga bang kaya mag-perform ng players na yun. At dito na nga mga kabola na ipakita ni Paolo Hubalde ang kanyang talagang talento. Kaya naman, hindi nang dalawang isip ang SMB na kunin siya ulit sa kanilang kupunan. Pero nung panahon na yun ay pangalan ay Petron Lins. Marami pang ibang naging team si Paolo Hubalde throughout his career. And almost lahat ng team na yun, somehow, connected sa SMB. Nakapaglaro pa nga siya sa ABL na ang may-ari din ng team ay SMB.
It only shows, mga kabola, para tumagal ka ng lagpas 10 taon sa PBA, ay ibig lang sabihin na talagang meron talento at galing at ating idolo. Maring nagkataon lang na yung mga team na napuntahan niya ay may mga ibang player na gustong i-build up at gamitin siya as a role player. At karamihan ng team na napupuntahan niya ay mga malalakas na team. At gaya na sabi ko sa mga nauna kong video, ang malakas na team ay mayroong malakas na bench players. Diba napakahirap, mga kabola, ng dinaanan ni Paolo Hubalde? Kaya naman nasabi kong underdog successful career. Kasi every time na meron siyang team na pinupuntahan, ay meron bigger names talaga na nakakasabay ang ating idolo. Pero kita nyo naman, lagpas 10 taon naglaro ang Paolo Hubalde sa PBA. At nung patapos na ang kanyang karir sa PBA, saka naman lumabas ang MPBL at nabigyan siya ng offer maglaro sa Valenzuela. At dito na nga, hindi na naawat si Paolo Hubalde at talaga naman pinakita niya kung ano ba talaga ang talento niya. Kaya naman kinoconsider siyang one of the elite point guard sa MPBL. At dahil din sa success niya sa liga na to, ay sinubukan pa siyang pabalikin sa PBA. Pero hindi na niya tinanggap ang offer dahil wala na rin naman siyang kailangan patunayan. And now, he's enjoying being the face of the franchise doon sa Valenzuela team ng MPBL. And I think he deserves it, mga kabola. All the hard works na ginawa niya, kahit meron ibang players na tinitingnan ng team, hindi siya pinanghinaan ng loob at never siyang humintong pagalingin ang kanyang sarili. At isa pa, mga kabola, isa rin siya sa pinakamasipag na players na nakilala ko. At dahil subscriber siya ng channel na to, sigurado akong nagwo-workout pa rin siya habang pinapanood niya ang sarili niyang video. Sana, mga kabola, ay na-inspire kayo sa istorya ng ating idolo. At sana ay meron kayo natutunan sa naging career ni Paolo Hubalde. Hanggang dito na lang, mga kabola. God bless and mabuhay tayong lahat.